DDDDYRX 895 sa inyong mga radyo. Hatid na may matapat na balita saan mang sulok ng bansa. Subok na makatotohan ng balita, balita GYRN. Preskong Radyo Balita. Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sasakyan ng isang mayor pinambangan, driver sugatan. Merong kumilek ng kasundo, kontrata sa 2025 automated polls, Sylvia Dunang. 9 patay sa landslide sa Indonesia. Preskong Radyo Balita, namumuna bagong-bago sa inyong mga radyo, sa buong puwersa ng DYRX News Information Center. DYRX 895, daluyang tapat ng totoong isyo ng bayan mula sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Visayas State University. Ito ang DYRX Preskong Radyo Balita. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang tambalang Carlo Arisgado at Corazon Johnito. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Tacloban City! Ngayon ay araw ng Martes sa buwan ng Marso, 19 taong kasalukuyan. Narito ang mga detalye ng mga maiinit na mga balita. Sasakyan ng mayor ng San Isidro, Leyte, tinambangan habang nagtamo naman ng ilang sugat ang driver nito. Para sa kabuuang balita, narito si Kaprisco Karen Ismero. Inatake ng hindi pa nakikilalang gunman ang driver ni San Isidro, Leyte, Mayor Remedio Viloso, habang dumadaan sa barangay Dapdap, Alang-Alang, Leyte. Dalawang driver ang lulan ng sasakyan, kung saan ang isa ay ligtas sa pamamaril at ang isa naman ay nagtamo ng tama ng bala sa likod. Dinala ang sugatang biktima sa Rural Health Unit upang agarang magamot. Dahil dito, agad iniutos ni Leyte Police sa Provincial Office Provincial Director Erwin Portillo na magsagawa ng masusi at malalim na investigasyon upang agad na maaresto ang mga sospek. At lahat ng munisipalidad sa Leyte ay nasa full alert status ng opisyal simula kahapon kasunod ng mga sunod-sunod na pamamaril. Karen Ismero, naghahatid ng Preskong Balita. Kontrata sa 2025 automated polls, Sylvia Dunang. Matapos pangunahan ng COMELEC at Mero President ang paglalagda na ginanap sa Palacio del Gobernador sa Manila. Para sa detalyadong pagbabalita, narito si Kapresko Melody Nical. Formal na lumagda nitong Lunes ang Commission on Election, ang COMELEC at ang South Korean Company ng Mero System Company Limited para sa procurement ng bagong automated election system na gagamitin sa nalalapit na pagdaraos ng 2025 national and local election. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia, COMELEC Commissioner Ray Bulay at Mero President Chung Jinbuk ang paglalagda para sa lease ng full automation system with all transparency audit and count o fast track na ginawa sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila. Sa agap ng 17.99 billion kontrata, ang nasa 110,000 makina at peripherals na bilang na ang ballot boxes, laptop at iba pang printing requirements para sa midterm polls. Melody Nical, naghahatid ng mga Preskong Balita. Dahil sa walang tigil na pagulan, isang landslide ang nangyari sa Indonesia na naging sanhi ng pagkasawi ng iilang katao. Para sa buong detalye, narito si Kapresko Joylyn Rubidillo. 19 ang nasawi, habang 7 naman ang nawawala sa nangyaring landslide sa probinsya ng West Sumatra sa Indonesia. Napinsala ang mga ari-arian, kasama na ang mga kabahayan, farmland, maging ang paaralan at kulay dahil sa walang tigil na pag-ulan. Inilikas naman ang nasa 70,000 mga mamamayan sa probinsya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang rescue operation ng Indonesia sa mga nawawalang individual. Joylyn Rubidillo, naghahatid ng Preskong Balita. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalala. Hi, Smare! Grabe ang init ng panahon ngayon! Tuyong-tuyo na ako! Ay, Mare!
kailangan mo ng madihigan. Grabe naman kayo, Mare. Oops, ugalihing uminom ng maraming tubig para iwas heat stroke at dehydration sa tag-init. Isang paalala mula sa DOH at sa himpilang ito. Preskong Radyo Balita. Oras sa buong kapuluan. 30 minuto makalipas ng 4 ng hapon. At para naman sa ulat sa lagay ng panahon, narito si Kapresko Alonica de Gutdot. Batay sa pag-asa na itala ngayong araw ang heat index na nasa 40 degrees Celsius ang lungsod ng Tacloban na siyang tinaguriang sukdulang babala. Pinapayuhan ng lahat na palaging magdala ng tubig at payong. Ang ulat na ito ay maaari pang magbago sa susunod na araw batay sa pagbabago ng panahon. Mainam na umantabay para sa susunod na balita. Alonica de Gutdot, naghahati ng Preskong Balita. Dalawang atletang Pinoy, pasok sa 2024 Paris Olympics. Narito si Capresco Aimee Ingracia para sa pagbabalita. Next expedition, Ara Villegas qualified na sa 2024 Paris Olympics. Ito'y matapos sumabante ang dalawa sa women's 57kg finals at 50kg semifinals ng unang Olympic qualifying tournament sa Italy. Sina Petitia Villegas na ang ikalima at ika-anim ng mga atleta ng Pilipinas na nag-qualify sa Summer Games. Kasunod lamang nila sina Yumer Marshall, pole vaulter Asia Biena at gymnast Carlos Yulo at Aleia Finnegan. Aimee Ingracia, naghahatid ng Preskong Balita. Kayo Itchari, maaaring magkaroon ng romantic connection kay Andrea Briantes. Para sa Showbiz Balita, tinutukan ni Risa Verbo. Balitang Showbiz! Kontento na ang aktor at singer na si Kyle Itchari sa kung ano ang relasyon nila ngayon sa kaibigan niyang si Andrea Briantes. Ngunit nang tanungin kung posible ba itong humantong sa next level, sagot ni Kyle na hindi naman niya sinasara ang ideya na magkaroon sila ng romantic connection ni Andrea. Kamakailan ay naglabas ng vlog si Andrea kasama si Kyle kung saan ginawa nila ang Jowa for a Day Challenge. Hindi napigilan ng mga fans na kiligin sa chemistry ng dalawa, kaya naman nagkaroon ng spekulasyon sa kanilang pagkakaibigan. Riza Verbo, naghahatid ng Preskong Showbiz Balita na nag-iiwan ng katagang walang magmimintis kahit anong chismis. At iyan ang talipunan ng mga nagbabagang mga balita sa oras na ito. Kasama ang aming kongpersa tapat sa mamamayan. Preskong Balitaan, ang hatid namin sa inyo. At sa ngalan ng aming mga technical director, Francesca Cedillo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, kami ang inyong mga kapresko. Carlo Arisgado ang iyong kakampi sa katotohanan. At Corazon Janito ang inyong boses para sa bayan. Ito ang DYRX Preskong Radyo Balita sa 895. Ipaglaban ang malayang pamamahayag, maupay na pulo.